LODICAKES, so Sunday ngayon. So pupunta tayo ngayon uli na Bataan doon sa tita ko. Social ride uli tayo ngayon na Sunday. Ako lang mag-isa. Wala sila ko yung Nestor, wala si RJ. So solo tayo ngayon. Pero bago ako pumunta doon sa lola ko, binilinan ko muna siya ng 1 kilong lechon. So kasi ano ngayon, Mother's Day. So Sunday ngayon, gusto daw niya kumain ng lechon. So binilinan ko siya ng lechon dito, 1 kilo. Para mamaya, pag nakita kami, meron siya lechon. So yun ang gusto niya kainin. So nasa 80 plus na yung lola ko, pero lechon ang gusto niya. So syempre, dapat bigyan natin yung gusto niya. Dapat kasi Mother's Day naman ngayon eh. So madalang lang yun. So samahan niyo ako ngayon sa vlog natin, mga LODICAKES. Good morning, mga LODICAKES. Sana lang to 100 km ulit. Samahan niyo ako sa vlog natin today. Let's go, mga LODICAKES! So punta tayo ngayon na dinilupihan Bataan. Wala naman masyadong biyahe ngayon, pero mga cyclist na madami, mga LODICAKES. So ngayon, per long ride ng drop bar ko na size 38. Titignan ko kung sasakit yung lower back ko or kung may pinagbago ba yung size 38 sa size 40. Kasi yung drop bar ko dati is size 40. Ngayon nagpalit ako ng size 38. Ngayon titignan natin ngayon kung may pinagbago ba nung pinalitan ko, yung naramdaman ko ba yung pinagkaiba ng 38 at 40. Na naman tayo ngayon, nag-iisa ako. Wala, busy sila mga Nestor tsaka sila RJ. So chill ride pa rin tayo, 28, 30 lang tayo, 35, 28. Malapit lang naman, dinalupian lang naman eh. Hindi naman tayo aakyat dun sa bahay ng lola ko sa Bataan. So dito lang sa tabi-tabi. Happy Mother's Day sa inyong lahat, sa mga mother nyo. Ngayon may isang daan, makaliwala sa daan. So 1, 2, 3, 4, 5 lane, 5 lanes ng daan namin. Tricycle doon, napakbo rin tayo ng 45. So nakapagpahinga tayo. Pero sa mga newbie, huwag yung gagawin yun.
dapat alerto kayo pag tumututok kayo sa tricycle. Huwag masyadong malapit. At syempre, tignan nyo yung daan doon sa dulo, sa harap. Kasi baka tumututok kayo sa tricycle tapos meron siyang iniwasan na butas. Lumaan sa ilalim ng tricycle yung butas, hindi niya nakita. Pasok kayo sa ilalim ng butas. Kaya dapat, pag tumututok kayo sa tricycle, alerto kayo. Always nakahawak kayo sa preno. Huwag kayong maging panatag. At syempre, kung baguhan pa kayo or newbie, huwag yung gagawin yun kasi delikado. Ginagawa ko lang naman yun kasi matagal na rin ako nagbabike. At syempre, dapat alerto. Laging alerto mga LODICAKES. So ngayon, nasa lagpas na tayo ng Lubao. Or Lubao pa yata to. Lubao pa nga yata. So malapit na tayo ng layak niyan. Pero wala pa tayo doon sa arko ng ano, boundary ng Bataan. Kasi doon may checkpoint doon. Sana padaanin tayo mga LODICAKES. Ayun o, family build subdivision pa lang tayo sa Lubao. Boundary. Magbabike lang sir. Taga San Fernando lang. Dito lang sir sa dinalupihan. Putang. Wala ka na ibang kasama. Wala po, ako lang sir. Salamat po. Thank you po. Dito yung statue ng mga war veteran dito sa Bataan. Ayan, dinalupihan town proper. So dinalupihan na mga LODICAKES. So ito yung makasaysayang statue. So layak na tayo, layak na. Layak, layak, malapit na. 1 kilometer na lang. Layak, I love layak. Later. What's up mga LODICAKES? So ngayon is alas 5 na, 5:30. So ngayon pala ako uuwi. So uuwi na tayo ngayon, sana hindi tayo abutan ng gabi. Medyo madilim na, makikita nyo naman. So dahil nga Mother's Day, pinuntahan ko yung lola ko. Dinalan ko siya ng lechon. Paborito niyang lechon. So ngayon, pauwi na tayo. Let's go!
nagmamadali tayo ngayon pa uwi mga LODICAKES kasi baka buli tayo ng gabi. Sa Bacolor mga LODICAKES. Dito tayo ngayon sa harap ng San Guillermo Church. So malapit tayo sa bahay namin. So, siguro mga 500 meters na lang. So nakuha natin siya ng 1 hour 20 minutes simula dinalopihan hanggang dito sa amin. 1 hour 20 medyo malakas ang hangin, halos salubong ko lahat kanina. Kaya nakita nyo hanggat maaari naghahanap ako ng tricycle para kukoberan yan kasi isa yun sa mga technique para hindi ka rin malaspag. Syempre pag pasalubong sa'yo yung hangin, syempre hindi mo mabutas yon. At syempre double time kapag kaharap mo yung hangin, syempre binubutas mo siya. So ang ginawa ko para mas mabilis makauwi, di tayo abutan ng gabi, naghahanap ako ng tricycle tapos kakapit ako doon sa likod. Yun nga lang, delikado syempre. Pag kumakapit kayo ng ganun, dapat alerto kayo, lalo na madilim, baka may butas. Pero ang ano doon, okay doon, mabilis ka makaka-uwi. Kasi hinihila ka ng tricycle, binabacuum ka.